Maya-maya pa, isang pusa na may nararamdamang matinding sakit ang sinugod sa clinic. Well, this one is a 10-year-old cat that has really severe bad talaga. Masama yung ngipin niya. So what we want to do is we can sedate this and check it out if it needs to be extracted. Oh, okay. But at the same time, my concern is that it's really dehydrated and based on blood test niya, meron siyang elevation in his kidney function test. So we told them that we can extract the teeth so that medyo ma-extend pa natin yung buhay niya. Si Wasabi ay isang pusang Pinoy na napulot lang sa kali na ginawang alaga. The owner picked it up from the streets and then tinago niya, pinalaki niya. Nagstay sa kanya for several years at yun yung dinadala niya dito sa clinic para pagalingin at ipagamot. Kung titignan natin dito, nakita mo kung gaano kabulok na ngipin niya. Actually, nag-improve na to eh. Nag-improve na yan? Pina-improve muna ni Doc Len, but some of the teeth are already exposed. The bone is already exposed. Medyo nakakatakot yung procedure because of the condition ng pusa. May diferensya sa kidneys. No? May time doon na talagang naging critical siya. Bumaba yung heartbeat niya into critical level. Despite that challenge, no, na natanggal naman natin yung apat na ipin at na-extract natin silang lahat na nakuha natin pati yung roots. So, it went well. Usually na siniisip ng mga tao kapag mga ganitong klaseng mga hayop, kapag mga kumbaga walang breed, walang lahi, hindi na pinapagamot o hindi na dinadala sa veterinaryo. Pero ang katotohanan niyan, wala tayong prejudice kung may lahi yan or wala, imported ba yan or local lang, lahat yan gagamutin natin ng pantay-pantay.